Yo Matchmaker PH sa pagkatalo nga ni Jonas One Punch Man Sultan sa kanyang laban bilang title contender sa WBO belt ni Paul Butler ay dito ay hindi talaga maiiwasan ng mga sports analyst na mga veterano katulad ni James Siyasat na magkomento at magsalita sa kanyang opinion, at isa pa na si attorney Ed Tolentino. Ang mga batikang sports analyst na ito ay sinabi, mga ka-matchmaker, na hindi mangyayari yung pagkatalo na yon kung si Cuadro Alas ang tumirada kay Paul Butler, sapagkat iba ang estilo daw ni Cuadro Alas kumpara kay Jonas Sultan. Kung maalala nga natin ay si Zulani Tete ay pinatulog nitong si Janril Casimiro at narugi nga, nalasing nga itong si Paul Butler dito, mga ka-matchmaker, kay Zulani Tete, at nilasing naman si Zulani Tete ni Janril Casimiro. Sinabi nga na, "You saw what he did to Zulani Tete. Did you see that awkward angle where he got close then was able to turn his punch? Rigondo was a tough but he's not good as Paul Butler." Dito nga ay sinabi nila na awkward ang mga galawan ni Janril Casimiro, na ang pag-pivot nito ay hindi maaasahan, bigla na lang titira at sa-swarm ka sa kanyang mga kamao, kumbaga yayakapin ka ng mga suntok ni Janril Casimiro. Si Sultan naman daw ay naisahan naging outboxer itong si Paul Butler at hindi nakaporma at laging naka-counter nga, sapagkat mahina at hindi pa gaanong alam ang pagiging anglo na bilang boksingero. Kaya naman sinabi ni attorney Ed Tolentino at ni JMC Yasat na itong si Rigondo ay mas magaling pa kay Paul Butler, at ang mga galawan ay hindi basta-basta sapagkat tinalo nga niya ang The Filipino Flash Nonito Donaire sa kanyang mga angles at sa kanyang pagtakbo at pagharibas. Ay dito nga sinabi nila Ed Tolentino, mga ka-matchmaker, na Butler cannot create that much space. If that was Casimiro on the other end, he would get caught, in my opinion. Casimiro's better angles for his punches. Dito nga ay katulad nga ni Zulani Tete ay tatakpan ng mga kamao itong si Paul Butler ni Janril Casimiro, sapagkat maganda ang mga galawan sa kanyang mga paa. Katulad na lang nito, mga ka-matchmaker, ang mga angle na ginawa niya kay Zulani Tete, which is inami naman ni Paul Butler na mas magaling talaga ang mga porma ng paa ni Casimiro kaysa ni Sultan na forward lang ang nalalaman. Kaya naman dito ay masasabi talaga natin na medyo angat talaga itong si Cuadro Alas kung nalabanan niya itong si Baby Assassin Paul Butler, at for sure hindi niya magkakaroon nga ng interim belt kung nangyari yung labanan nito. Pero sige lang, antayin na lang natin ang mensahe nilang dalawa, kung ano man yun lang.